guys! Hi! Okay, this is going to be a juicy news. Meron akong juicy news para sa inyo, guys. Wait lang. Okay, hear me out. This is going to be a late upload, siguro, kasi hindi ko alam kung may signal ko na naman. But anyway, okay, how do I say this? Kung nanonood kayo ng aking vlog, I think 2 years ago, or was it like 1 year ago? Oops! Lumipat ako ng ibang PHC. Dito ako sa Almasi, right? And then, before my vacation, may memo na dumating na kailangan ko na naman lumipat ng Majarda. Yeah, and it's like 3 hours away from me. So, with that being said, ako po ay nag-impake na naman. Wala na namang laman ng kwartong to. Dahil lilipat na naman ako sa lugar na kung saan bundok. Sabi nga nila bundok to. Yes, I gained weight, guys. So, yes, I will take you a journey with me. Naalala ko tuloy noon, no? Nung tinulungan ako ni Mia tsaka ni Da na mag-impake. Mahirap talaga yun, guys, kasi yun sobrang dami kong gamit. Ngayon, madami pa rin naman, but it was not like before na sobrang dami kong gamit. So, I will show you the things na dadalahin ko doon. Ewan ko kung paano siya ma-fit sa sasakyan. Pero sabi nila, as much as you could, dalahin mo lahat kasi walang laman ang malilipatan mo. And I'm like, cool! I'm gonna start from zero again. So, ako'y kakain na kasi hindi ko alam kung anong oras dadating yung driver na sunduin ako. But this is what I'm gonna say, guys, okay? If you have a faint heart and you're applying Ministry of Health, okay, mag-a-apply ka dito sa Saudi Arabia, kapag sobrang weak mo na tao, huwag kang magpa-lagay sa PHCC. Because, real talk, PHCC, itatapon-tapon ka kung saan-saan. Kahit saan-saan ka, kahit settled ka na, gulat ka next year, ililipat ka na naman. So, yung buong pinaghirapan mo, lilipitin mo ulit yun at ililipat ka. That's the truth. For me, medyo na-excite ako kasi it's another journey, another pahirapan na naman. Ano na naman kaya ang itsura ng bahay ko? Ano nang gano'n na naman kaya yung panahon ni Kopong Kopong? But, kung isi-stress ko lang ang sarili ko, hindi lang ako makakapagtrabaho ng maayos. So, it's a challenge for me para maging strong ako lalo. Then at the same time, yeah, we just have to trust God on the process. Kasi nga, hindi ka papabayaan ng Diyos, kapatid. Hindi niya hahayaan na mapapahamak ka. So, ilalagay ka niya sa posisyon na kung saan dapat ka sa oras at sa panahon na yun. Ganun tayo kamahal ng Diyos, di ba? So, I'm actually very much excited on this next journey. I know mapapagod na naman tayo dahil magbubuhat na naman tayo. Pero buti na lang pinataba ako ng Diyos kasi bubuhat kayo. Bubuhat kayo yung mga gamit ko. Anyway, kakain na ako and I will update you mamaya-maya siguro kapag totally nakapack na ako at nakaready na lang ako kasi baka nagvo-vlog ako dito tapos tatawagan na ako ng driver. Oh, and by the way, ganito pala, no, sa PHC. And I'm so sorry, I'm not bashing anyone, but this is actually what I experienced and my friends experienced. Tatawagan ka lang nila agad, just like that, just like you're not a human being. Tara na, alis na tayo. I remember before, nung unang lipat ko, papunta doon sa Abha, doon sa first ko, I was sleeping. The driver will come 30 minutes. I didn't pack anything. Wala akong naimpake, pero susunduin niya na ako at inilipat na ako. That's how crucial PHCC is. So, ayan. Kung ikaw ay taong wala masyadong gamit sa buhay, mag-PHCC ka dahil lang sahod mo ay mataas at konti lang ang trabaho. Yun na yung ginaganda sa PHCC, guys. The workload is amazing. Pero hindi natin sure kung ano ang work ko. Anyway, I will update you on my lipat bahay journey na naman. That's all. God bless you all and I will see you mamaya-maya pante. This is my old Almasi. So, kinuha ko lang yung file ko, guys. Ayan. Kasi itatransfer ko na tong file ko doon sa new sector ko. Guys, so, maging aircon na maingay. Idadagdag ko na din sa clip na ito ang importanteng mga bagay na dapat niyong gagawin kapag magta-transfer kayo ng PHC to PHC. Ganito kasi yan, guys, okay? May dalawang possible na mangyari. It could either be galing kayo ng bakasyon, nilipat kayo bigla, or
pagkagising nyo na lang nagulat kayo, may memo na at ililipat na pala kayo. Huwag na huwag yung kakalimutan na kunin yung file nyo. May ibang page si ayaw nila ipakuha yung file hanggat walang official letter ng paglilipatan nyo. In my case, sobrang layo dito. So sinabi ko na lang na ibigay nyo na lang kasi wala namang liaison officer na magta-travel ng 4 hours para lang sa file ko, di ba? And then ito yung pinaka-importante guys, pag galing kayo ng bakasyon. Pag galing kayo ng bakasyon, you have to make sure you need to do your joining on the system, on Muwarid. Kasi kapag bakasyon nyo, malalaman nyo yan if you're first timer, ganito kasi yan. Meron kayong a-apply yan sa system, sa Muwarid. Doon sa system na yon may prone kayong head na mag-a-approve for vacation. Pagbalik nyo ng Saudi Arabia, you have to make sure na yung head nyo na nag-approve mismo ng bakasyon nyo ay i-a-approve niya ulit yung pagbakasyon nyo na bumalik na kayo. Kasi ganito kasi guys, not all of the things talaga is alam ng mga tao dito. For me, as per experience, sinasabi nila sa akin na no need ko ng hintayin ng approval nung old ko na head kasi nga maglipat naman ako, doon ko nagagawin ang joining ko. No, that's definitely wrong. Makakat salary kayo, mapuputol ang salary nyo. So you have to remember, kapag nanggaling kayo ng bakasyon, pagbalik nyo, pag sinabi nila doon ka na lang mag-joining sa new work nyo, mali yun. Kailangan nyong i-joining yung old mudir nyo and you let that old mudir, I mean mudir, when I say mudir, that's your head, okay? Yung old mudir nyo, kailangan niyang i-accept na nakabalik ka na, and then that's the time na mag-join ka sa bago mong trabaho kasi doon is paper lang, manual. Everything is very important in the system guys, kasi sa system yung benefits mo lahat nandoon. Kaya yun ang tatandaan nyo ha, kapag bago kayong bakasyon, you have to really make sure joining kayo nung nang-approve nung bakasyon nyo. Tandaan nyo yan, okay? Hi guys, so ayun, nag-stop kami dito sa yung paliko bago pababa, kasi pababa kasi yung area ko kaya siya mainit. So nag-stop muna kami saglit kasi kailangan ko mamili ng, mga oil, namili ako ng chocolate ko to increase happy hormones. So ayun, yes, meron akong Pinay na tinawagan para pagdating ko. Alam nila na nandun ako, ibibigay sa akin yung susi. So, we will see. Guys, nandito na ako sa room ko. Honestly, I'm contented and happy. Look at my room. Lilinisan pa yan eh, but I'm very tired. So, maganda naman ang room ko. For me, mas malaki pa nga siya sa room ko sa Pilipinas. Yung CR lang ang problema ko guys, kasi salty. Yung tubig nila dito and sobrang daming salt formation. Hindi ko na ipapakita kasi makadire siya. Pero hahanapan ng paraan yan. Wait lang. Hello guys, good morning! Hindi ako naka-vlog kagabi. Diretso ako na missing in action kagabi. Kasi kumain ako agad at ako ay yan, tumawag ng aking boyfie. So nag-usap kami. Maaga kasi siyang nag-out sa work. Yes! My first sleep here, shockingly, it was very good. Kasi wala akong panaginip, which is weird because every time I'm here in Saudi Arabia, may panaginip talaga ako. Like, straight yan. Every day may panaginip ako dun sa old house. But now, wala talaga akong panaginip ngayon. Wala akong maalala na may panaginip ako ngayon. Ayun, I slept at around 12. Pagigising ko lang mga 6. Tinira ko agad yung CR ko na ewan ko may pinagdadaanan.
Hindi ko talaga alam guys paano siya alisin. Tinitigan ko kasi yung kasilyas kasi I'll tell you, okay, nag-green-green siya. Tapos makikita mo talaga na bumubula-bula kasi continuous kayong flow ng tubig. I don't know how to remove the green. Parang tumigas na green yung sa ano, kasilyas. Sunod din natin problemahin yung food ko kasi walang mabilihan dito na pwedeng nakaran ko lang. Kailangan mong umalis by car and then that car should be a private car. I-contact mo. And as you can see, I'm alone. I don't have a friend here. Ayokong lumabas na mag-isa. So, hindi ako makapag-room tour. Yeah, you know what? Ipapakita ko talaga sa inyo yung room. And then, I will probably be back pag naayos ko na yung room kasi nga tamad na talaga ako mag-vlog, guys. Oh, I'll show you something, by the way. Pagdating na pagdating ko, ito yung tumambad sa akin, which is amazing. You know, after the nakakapagod na araw, you will see that it's filled with thank you, Jesus. And I believe in Jesus' name. Bible verses back to back. And then look, Jesus is my Savior, my Healer, my Father, my Master, my Teacher, my King, my Lord, my God, my way, my truth, my life, my everything, which is true. And that is what I needed to be reminded of every day of my life. So, nung nakita ko to, guys, sabi ko, of course, this is my room. This is me. These are my peeps. Mga Indian to eh. Basta ganito na writing, mga Indian yan. So, yan, writing yan ng mga Indian. Ayan, guys, ito yung ano ko, room. This room is supposed to be for two people. Mamaya may dadating aalisin yung itong tawag diyan. Itong dalawang bed na 'yan, iiwan yung table. I don't know kung aalisin yung TV kasi not functioning, but ito lang yung aalisin, yung bed. Then the rest are my stuff. I have two cabinets. These are all my stuff. I have electric fan which is good kasi hindi masyado nagfa-function yung aking aircon. So doon yung CR natin palabas papuntang paalis. So this is my bed. Guys, so yung CR ko medyo nadaanan ko na konti. I mean, it's 5% cleaner now. So bukasan natin yung mga gamit natin dito sa dulo. I will start off with this box. Ilalagay ko dito sa drawers kasi pwede na siyang ilagay. So, yes. Hindi ako makakapag-timelapse, guys, kasi nakikinig ako ng you know, preaching ng pastor. So, I will just show to you later pag na-fix na. So, now, wala naman yung ating mga drawers. Here na sa social yung mga drawers natin. So, these are the boxes. For me, social siya. So, hello guys! So, I'm so sorry. Hindi na talaga tayo expert mag-vlog. But anyway, update lang sa kwarto ko. Ayan, nakalagay na tayo ng gamit. And then, look. May ref ako. Nilagyan ako ng ref sa sarili kong room. So this side, I will do my mini kitchen. Isaset ko ulit. Alisin ko siguro yung plates ko at ilalagay ko dito. Pero meron kaming kitchen sa labas, yung lutuan talaga. So yes, today is aayusin ko itong half side ng room ko. Very excited. Kasi tomorrow, Sunday, will be the first day of my duty. So I need to finish all of these wonderful things today para bukas ready for battle na tayo kung ano man ang duty natin. So update, ayan. Itong mga ganyan, doon na to sa labas, doon sa may lutuan talaga mismo. Dito ko aayusin yung ating mga gamit. Yun lang naman yung bed ko. So, hindi ako magluluto dito sa room. So, this is the best place to put on your chocolates, right? That's amazing. Thank you, Jesus. So, ayan. Ayan yung aayusin natin. So, that's the before. Tara! That's it! Ayan na, guys. Natapos na. Sana hindi na ako palipatin. So, nandito na yung table natin. Itong abaya, ikahahang ko yan. I already placed my power. Lagay tayo ng konting lights. May ref na tayo. Dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri. Ito dapat ang nasa isip natin every day when we wake up. Mga bagay na totoo lang, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. This is a great way to start your day. So, everything is fixed. Nandito na lahat. Ito yung aking drawer ng mga extra na papaganda. Ayan, ito yung aking mga pang-duty. Lahat ng pang-duty ko nandito. Relo, clips, everything pag nagkasipon ako. Yan, tip lang ko, no, pag bago ko kayo sa Saudi Arabia, it's better to have a medicine bag kasi hindi nyo alam kung bigla kayong magkakasipon.
So, ano bang laman ng medicine bag ko? Maybe on separate video kung gusto nyo, but meron kayo dapat niyan kasi hindi mo nga alam kung nasaan ka pagdating. So, may mga mask akong dala from the Philippines, pero hindi naman nagmamask. I think I had to put out my vitamin C. Yeah, lalabas natin yung vitamin C natin. And then on the third are all gadgets. No, andito yung aking microphone, yung pang DJ, earphone, basta lahat ng gadget nandyan. And last, I forgot what are you? Oh, extra things na pag hindi ko alam saan ko hahanapin, dito ko hahanapin. That's it. Itong mga lutuan sa labas ko na ini-arrange, baka mamayang hapon na. Uniform na plancha na natin, all good. Palakihin ko kaya yan. And then nandito sa loob yung aking mga plancha, nakita nila ang other side. Hello, that's me. And then yung ating pangmalakasang wall. And then sa side na ito, may pagbabago lang. This is actually movable. I am so excited for this one. Kasi pwede ko siyang i-move kung gusto kong mag-movie. Pwede kong ibiglang iganyan. And for Bible study, Bible preaching. You know, kapag bumalik na yung ating ministry, magba-Bible study tayo ulit. Isang move lang ng laptop na yan. Okay na. Babalik natin dyan. At sa baba, andito ang ating mahiwagang calculator para sa ating business. Ito yung aking mga record book for the business para kuha lang agad. On the end of my bed, table na kung saan pinatong ko yung charger ko, electric one. Yes, yung mga pangmalakasan nating books. Andiyan na siya lahat. So, oh, I still need to fix these things now. Okay? So, guys, that's it. That is, thank you for being with me since Thursday. It's not easy. I am hoping and praying, though, na hindi na ako ilipat. Kasi kung hindi ako i-assign sa hospital, I don't know kung ililipat ba ako. Pero I'm praying, Lord, please. Kasi talagang settled na ako dito. So, I'm praying that dito na ako. So, if you are a first-timer and nakita mo na assign ka sa PHC, ito yung tip ko sa inyo, ha? Magdala kayo ng tubig. Magdala kayo ng tubig nyo. At least, good, like, some 1 liter because you don't know kung kailan kayo magkakatubig. Buti na lang ako, meron akong tatlo dyan and my water is provided by the hospital. Pero yung maliit lang. Yung, I don't know, was that 500 ml per meal. So, paano naman yung extra, ano ko, kung wala akong water. And then, please bring your spoon and fork kasi no one will provide for you. That's what I can say. Hindi lang ito siya sa PHC. Kahit ma-assign kayo, basta government, magdala kayo ng sarili nyo. And a couple of snacks, for sure. Kasi hindi mo alam kung kailan ka makakakain ulit. Tapos yun nga, sabi ko, medicine bag. Especially pang sipon, lagnat, ubo. Napaka-importante po yun. Siyempre, yung mga gamit nyo na sabon, ganyan, everything and all. Yes, so, this journey has been amazing. Honestly, I was praying before na ayoko na maalis dun sa old house ko. Kasi nga, I'm alone. Plus, I can have my alone time with God. I will have a wonderful prayer time. But this one is better. It's bigger, it's better, it's complete. And thank you, Lord, talaga. Ito lang po masasabi ko. Kapag may dumating na balita sa buhay nyo, na akala nyo, oh, pangit, ganun, na parang unlocking disadvantage sa'yo, huwag kang matakot. Especially if you always give time to the Lord. Huwag kang matakot because He will always guide you. He will always guide you on the path that you're about to go. Gaya nga ako, pagpunta ko dito. Grabe, simula sa sasakyan hanggang pagpatak ng ulan, talagang wala siya. Talagang well-guided ako pagdating ko dito. Then pagdating ko pa, ayan pa yung sumalubong sa akin, Bible verses ng random Indian nurses na matagal nang nag-resign. So, He will never leave you nor forsake you. Tatandaan niya yan. Hindi kanya pababayaan. And His plans are always better than your plan because He's God. He knows what's best for you. So, that's it, guys. Thank you very much for watching this video. I think I will vlog more, probably. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and like this video. Maraming salamat sa walang sawang panonood. Keep safe all the time and God bless you all. Welcome to Majarda.